Bukod sa traslasyon sa Maynila, ipinagdiwang din ang pista ng itim na Nazareno sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balitang hati ni Victoria Tulad. Kakaiba ang selebrasyon ng mga taga Hogonoy, Bulacan ng kapistahan ng itim na Nazareno. Bukod kasi sa prosesyon sa kalsada, isinakay nila sa bangka at ipinrosesyon din sa ilog ang kanilang replika ng imahe ng itim na Nazareno. Matapos ang prosesyon sa ilog ay nagbasaan pa ang mga deboto ng tubig mula sa ilog. At bago naman ibalik sa altar, isinayaw muna ng mga deboto ang imahe sa harap ng simbahan. Di alintana ng mga deboto ng itim na Nazareno sa Garcia Hernandez, Bohol ang mahigit 3 kilometrong lalakarin para makarating sa tuktok ng tinaguriang Bohol Calvary kung saan naroon ang replika ng itim na Nazareno. Kahit medyo masama ang panahon, hindi natinag ang mga deboto at nagpayong na lang habang dumadalo sa misa. Sa kabila naman ng masamang panahon at umano'y banta ng terorismo, tuloy na tuloy pa rin ang prosesyon ng imahe ng itim na Nazareno sa Cagayan de Oro City. Tinatayang nasa 15,000 deboto pa rin ang nakiisa. May 2 deboto ang hinimatay dahil sa pagod pero agad ring binigyan ng first aid. Sa pinakaunang pagkakataon naman ay nagsagawa na rin ng traslasyon ng itim na Nazareno sa Tagum City sa Davao del Norte. Masaya ang mga deboto dahil hindi na nila kailangan pang bumiyahe patungong Maynila para matupad ang kanilang panata na makasali sa traslasyon. Bukod sa mga taga Tagum City, maraming deboto rin mula sa mga kalapit na lugar ang nakiisa sa traslasyon sa syudad. Victoria Tulad, GMA News.